Alindesta, magdala nga kayo ng 2 kilong asin sa bahay. Crisanto, sa'yo pa rin ang tuto. Nako! Kamuntik ng bumahal ng dugo doon. Nang habol ng taga si Hildo. Mabuti na lamang at naroon si Crisanto. Alam niyo, tatakari, na hindi man lamang nagsalita si Crisanto. Talagang hindi magsasalita yun. Pagkat alam ni Hildo ang tunay niyang pagkatao. Tulad ni Andres ng Velasquez, turo ng Juan Luna, tagupan si Pedro. At yung mga dekalibring siga ay napakalaki ng respeto sa kanya. Kaya't kung tawagin siya, Crisanto ng Tondo. Bangkanor, inilista ho ba? Ang alin? Yung kinain ninyo at saka yung binili ng kalamay. Alin ito? Nelika. Ikaw, bago kang tindera dito. Ako hindi nagbabayad sa mga puntahan dito. Sila nagbabayad sa akin. Alin kule! Alin kule! Bangkanor, ano yun? Pera ko. Pwede ba? Pasensya na muna't mahina ang benta ko eh. Pera ko sabi! Ano akin na yan! Thank you.
Tanod. Bakit? Mari, bakit ang makausap sandali? Tungkol saan? Tungkol kay Aling Kune. Aling Kune? O bakit? Hindi pa ba sapat ang kinikita niyo sa bahay sugal? Sa bahay aliwan. Pati na isang matandang magkakalamay pinatulan mo. Pinatulan ko nga, pero binibigyan ko naman siya ng proteksyon. Proteksyon saan? Sa mga taong katulad mo. Isampit ka lang dito. Sampit nga, pero... Alam mo ba na si Aling Kune? Ay dito pinanganak sa Tondo. Eh ano kung pinanganak dito? Ang nangyari, ako ang kinalaban mo. At hindi lang ako. Pati na rin nasira akong ama. At ama ng aking ama. Ano nga? Ginalaw mo Tondo. Manager, planchado na ho. Tondo, señas. Timbre ka naman sa dataanan? Oo, manager. O sige, diretso mo na sa Manila yan. Lahat po ba? Lahat. Ibig sarili, ha? Oo. Ako din, si Cavite mo. Kamusta mo kayo dito? Ito para sa'yo. Ama to, higyan mo ko sa mata. Oo, ma. Magandang araw, kamador. Buti, napasyal kayo. Mga kasama, kung kayo may problema, huwag kayo mahihiyan lumapit sa akin. Tutulungan ko kuya sa lahat ng oras. O sige, asahan ko kayo. Kabador! Ano ba ta? Kabador, gusto ko, paglaki ko, kabador din ako. Maganda yan. O sige, ha? Ayos na ayos yan. Manager. Nasa? Sa Barrio Alapan. Paano hindi magiging kanyang Cavite sa mga ginagawa niyang yan? Kuya, hindi ba? Ay, ano ba yan? Ilang baby lang yata ng kwasta. Oh, pwede na napakarami lang yan. Bulo yan. Ay, naku. Lola, nakikiramay ako. Salamat, Kiko. Salamat sa malaking tulong na naibigay mo sa akin. Wala akong kwenta yan kay Kiko, ani maming. Kung kukulangin pa ho yan, sagot ko niya ang huli, patilibing. Salamat ho. Ani maming,
Hindi ako katulad ng iba riyan sa buong nga lang nila sinasabing mahal niya ang Tondo. Mahal niya ang Tigarito. Si Kiko nagsasalita, mga kaibigan. Hindi kayo mabibigo. Payagan lang ako ni Crisanto. Kigilitan ko na lalamunan yung hayop na yun. Ikaw lang, Berto, eh. Kung hinintay natin lumabas sila sa kapilya, dinayari natin yun. Ay, hindi papayag yun, mga kasama. Ganyan pala kayo, mga Andres. Magandang gabi, ho. Magandang gabi, ho. Ay, kamihinap pa ako dito, eh. At narinig ko lahat ng reklamo ninyo. Tagal-tagal yun ang kasama si Crisanto, hindi niyo pa siya kilala. Anong ibig niyo sabihin? Uy, kung mga palipadhangin lang ni Kiko, hindi niya papansinin. Pero pagkarangalan ng Tondong nakataya, at lihit mong taga-Tondong na api, dyan lilitaw ang pangalan ni Crisanto. Sino ka? Kalimutan mo na kung sino ako. Ang isipin mo, taga-Tondo ako. Anong kailangan mo? Anong kailangan ko? Kung anong hindi kailangan dito sa Tondo. At ikaw yun, Felix. Tulad ng bata mong si Canor. May order ako dito na halugugin ang bahay mo. Ah, ganun ha. Sige. Halugugin ninyo buong bahay. At kapag kayo nakakita ng anumang epektos, pa-resto ko sa inyo. Paano naman kung wala kayo makita? Ano gagawin ko sa inyo? Hinahabol mo ba kami? Huwag. Huwag, Tenyet. Ang lahat ay mapag-uusapan natin. Men, start searching. Sir, wala sa garahe. Wala sa kusina, sir. Wala, sir. Wait for me outside. Mayor, napaglalangan mo man kami ngayon. Pero sa susunod natin pagkikita, dinitiya ko sa'yo. May sasama na kita. Mayor, nag-aalala ko. Baka sa mga nangyari ito, eh, bumalik ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi nila ako kaya. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Tahanin na! Magsipasok na kayo. Parang ayaw ko nung pumasok. Nahihiya na ako sa mga kaibigan ko eh. Ako din, Nay. Nagiging usap-usapan ng mga kaklase ko kung paano tayo umaman. Tama na. Baka marinig pa kayo ng itay niyo. Sige na. Pumasok na kayo. Sige na. Baka naman hintay tayo na hintay rito. Wala naman darating. Masyado kang mainit eh. Alam mo naman, hindi lahat ng bata ni Botong eh sa kanya. Oh, talaga. Interest niya? Oh, ayan na. Botong! Uy! Ayos ba mga bata?
Ayto. Siya nga pala. May sabit ako niyan. Mga ESP yung mga kasamang yan eh. Wala akong sabit niya, Boto. Katulad ko rin yan eh. Teke. Ha? Ibig mong sabihin, kataro pa rin yung mga yan? Boto. Ito ng pagkakataon mo para umasensya ang buhay mo. Wala kang ibang gagawin kundi ituturo mo lang sa amin kung saan ang daan at anong oras. Oh, ano, Boto? Eh, paano ang biyakan? Apat. Isang party sa'yo. Isang party sa akin? Oo. Eksakto yan. 100,000 yan. 100,000 to ha? Sigurado ka? Oo. Oh, pinasasabi ni Siano kung kailan daw uli. Sabihin mo. Oo, sige. Sige, lumaan na kayo. Bilis. Chayong? Chayong? Dadong, bakit? Pagbihisin mo mga bata. Alis tayo ngayon dito. Pero bakit pagbihisin ang mga bata? Sige na, pagbihisin mo na. Madali. Sige, pagbihisin kayo mga bata. Dalihan nyo ha? Sige na. Bakit nga ba? Ano ba yung dala mo? Pera! Yung kapatid ko! Magbilis ka at pupunta tayo sa Maynila, dali! Magbilis ka na at marami ko pag tinatanong eh! Mga anak! Magbilis ka na, dali! Alas ka yun! Magbilis! Bakit, Boto? May lakad ka ba? Wala, manager. Sisini ko lang ang mga bata sa bayan eh. Isisini? Manager, patawarin mo ko. Patawarin mo ko! Dadog! Kabador, maawa kayo! Wala niyo na rin ang asawa ko. Huwag niyo siya patawarin! Dadog! 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 Mag-aawa tayo lang ko! Huwag maawa kayo! Kabador! Kabador! Huwag mo siyang patayin! Huwag! Baka naman kaya niya nagawa yun dahil nagigipit siya sa dami ng anak niya. Huwag! 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 Huwag mo siyang patayin! Huwag mo! Maraming nabi! Huwag mo! Sabi ko, manager! Huwag mo! Huwag mo! Manager! Manager! Huwag mo! Manager! Luz, tayo magpapalaki sa kanyang mga nawala. Ayokong pakainin pa niya ang kanyang mga sa kanyang mga pinagkutasa. Hintay, hintay, sandali! Mga kasama, misa sa isang buong may parating tayong ganyan! Thank you.
Santo, ipag mo. Kumusta, Chris Santo? Kala ko, nakalimutan mo na ang birthday ni Chris. Pwede ko ba namang makalimutan yon? Eh, kaisa-isa kong pamangkin si Chris. Tita Celia, gusto mo ikuha kitang cake? Huwag na. Asikasuhin mo na lang ang mga kaibigan mo. Thank you. Sige. Oo, narigala ko. Ano yung narigala ko? Magandang hapon sa'yo, Celia. Magandang hapon naman. Kamusta naman sila yun, Celia? Ganun pa rin. Madalas nga ay may sikat si Auntie. Madalas niyang hanapin si Chris. Siya nga nagpabili ng regalo para sa kanya. Aling Celia, pinabibigay mo ng pamangkin mo. Maraming salamat, ho. Pakasabi na lang kay Mama na maraming salamat sa regalo na kay Chris. Risato! Risato! Nayari sa Erling Bakal. Ayun, ho. Dala nila Julio. Dagat. May nakapagsabi sa bangkusay, tatlong tao daw ang dumukot sa kanya. Ernie! Ayun! Ayun! Ako, Ernie! Ernie! Chris, mga bata. Mga bata. Pasok sa loob. Pasok sa loob. Pasok, pasok. Dito. Chris! O, doon sa loob. O, ikaw na bata ka. Pasok dito sa loob. Pedro Bangkusay. Tatang. Andres Moriones. Kuya. Turon Dagupan. Ninong. Antoy Pilapil. Tatang. Estong Palomar. Tatang. Berto Obrero. Manong. Nardong Pierre. Tatang. Tinawag ko ang pulong na ito sa kahilingan ng ating kasamang si Crisanto na ngayon ay kapiling natin. Isang mabuting tao sa kanilang lugar ang ipinapatay ng isang nagngangalang Saro. Sino Saro, Tata Pasyo? Hindi taga Tondo. Negosyante ng Bakal. Marahil ay kilala siya ni Turon Dagupan dahil sa siya madalas sumama sa bidding ng scrap sa Tutuban. Narinig ko na siya, Tata Pasyo. Si Sarong Bayan Sel. Kasangga mo ba siya, pare? Hindi. Pero pwede kong balasahin kung gusto mo. Kung itutumba, ako na ang papapel. Salamat, paring Lando. Pero iniling ko ang pulong na ito kay Tata Pasyo para alamin sa inyong lahat kung meron akong masasagasaan. Meron ba mga kosa? Wala! Ang inaalala ko lang mga kasama, baka kaibigan ni Saro, ang isa sa inyong mga kumpare. Baka may magpapadrino sa inyo. Magkasamaan lang kayo ng loob. Huwag mo intindihin niyo, Bisanto! Kung ano man binabalak mong gawin laban sa kanila, tutulong kami! Sasama kami lahat! Oo! Tayo! Mga kasama, maraming salamat sa inyo lahat. Sige, boss! Sige, ingat! Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi naman. Kung meron ka pagagawa, bumalik ka na lang bukas. Sarado na kami. Iba ang sadya ko sa'yo. Tungkol saan? Tungkol kay Erning. Marahil, alam mo na nangyari sa kanya. Sinong Erning? Erning Bakal. Tagatundo siya, katulad ko. Bakit, bata mo? Medyo. Sira pala ulo ng bata mo eh. Pinagbawala ko ng makipag-beating, sumali-sali pa. Hanap buhay niya yun. At namumursyento lang siya. Yung pa nga masama eh. Namumursyento lamang siya. Ako, nangangapital ako sa bawat kilo ng bakal na binibili ko. Alam ko yun. Pero si Erning, parehas. Teka nga. Dumayo ka rito para usigin ako. Hindi ito Tondo, ha? Hindi kita inuusin. Alam mo na namatay si Erning.
Walang-wala siya. Ah, naparito ka para humingi ng limos. Para ipaliping mo siya. Pagdating doon sa tingin ko, wala ka ng problema. Dahil diyan sa amin sa Tondo. Pag may mabait na tao namatay, nagtutulong-tulong kami. Ang inaalala ko lamang, maliliit pa ang kanyang mga anak. Inalisan niyo ng haligi. Paano ang kanila pinabukasan? Ha! Huwag mong sabihing sasagutin kong pagpapalaki sa kanila. Gano'n na nga. Kung utos ng husgado, gagawin ko. Pero kung utos mo, tabla tayo. Sa palagay ko, hindi na tayo darating sa husgado. Nasaan pang dalawa mong kasama? Kung ayaw mo malaplapit ang kamay mo. Sa may tambakal, sa Espinosa. Estong! Atigaw! Huwag niyo nang isipin kung sino ako. Si Erning Bagal, kilala niyo, hindi ba? Ayun o ngayon! Nauna na siya sa'yo! At alamin natin kung sino susunod! Mas maraming epekto sa darating sa mahal. Ako bahala doon, Anya. Ano pong order niyo? Anya, ano gusto niyo inumin? Sige, bigyan mo muna kami ng beer. Durato! Durato! Bata yan. Sasara anak mo si Durato. Socorro, tawagin mo ang kapatid mo. Bakit ba? Abo mo nakabuntis na. Pagkabata-bata pa. Ital? Ipangako mo, hindi mo siya sasaktan.
Dorado, lalaki ka. At magpapakalalaki ka ngayon. Sapagkat ikaw ay ako. May paninindigan. May prinsipyo. Sino ba ang babaeng tinutukoy ng itay mo na? Sino binuntis mo? Sino? Isa lang siya servidor sa beer house. Totoo. Isa lamang siyang servidora. Ngunit hindi lang ang hulugan na mababa ang uri ng kanyang trabaho. Ay mababa rin ang uri ng kanyang pagkatao. Nagkataon lamang na mahirap siya. At yun lamang kanyang pinagkakakitaan. Kung ikaw ay ako, ikararangal ko ang babaeng katulad niya. Isang bagay lamang doon ito ang gusto kong malaman. Ikaw ba ang unang lalaki sa kanya? Ako nga, tay. Gano'n naman pala. Kung kaya, pakakasal mo siya. Eh, kung ayokong pakasal. Pakakasalan mo ang babae niya. Walang del mundo ang tumatakas sa kanyang pananagutan. Santo, andyan si Celia. Sige, salamat po. Celia, ha? Ayan si Chris, oh. Chris! Celia! Tita Celia, bakit mo malaman na andito kami? Kaya pala tumataba ka eh. Alam mo, masarapan mo ko dito. Talaga? Sana, Tita Celia. Ikaw na lang naging nanay ko para kumakain dito. Sige, Chris, ubusin mo yan. Kumain ka nang kumain. Chris Santo, tutuloy na ako, ha. Iba nang bahala sa sinabi ko, ha. Ako nang bahala. Aris na ako. Nung muli lang, Tiang, ibig niya makita ang kanyang apo. Bakit hindi sila magsadya sa bahay? Hanggang ngayon pa ba iniisip nila na ang Tondo'y alangan sa kanilang pagkatao? Yun man gano'n. Siguro, dahil lang nilang magunita ang pagkamatay ni Salud. Tondo ang naging dahilan kung bakit kayo pinaghiwalay. Bakit siya nagkasakit. Namatay na naghihintay sa'yo. Hindi yun ang dahilan, Celia. Ayaw nilang harapin ang katotohanan. Tulad siya panigla. Sa Tondo, ang kabutihan ay bahagi ng kanilang pamumuhay. At kung meron man naging masama, marunong din magpakabuti. Santo! Taga Marikina na sila. Ngayon, isin lang humihintulog. Pag-Risanto, tulungan po ninyo kami. Kinin na po ang aking anak. Taga Marikina pala kayo. Bakit mo naman naisipan na dito siya hanapin? Kasi po, may nakapagsabi po sa amin na ang kumita pe, taga Tondo. Crisanto, kundi sa Tondo din nila yun. Tsaka makiposo yung babato yun. Tulungan po ninyo kami. Ito po larawan niyo. Sige na po, mag-Crisanto. Tulungan po ninyo kami para niyo nang awan. Sige na po. Crisanto! Ano't papasyal ka? Kailangan ba? Magpapagundisyon ka? Pakakako lang nakita mo ito. Aba, hindi ko nakikita ito rito, ah. Ito ang mga babae ko. Ayan, oh. Tingnan mo. Oh, Poncho, ano ba yan? Mantuas, pasensya na, oh. Nagkamali lang, oh. Hayaan mo pag napagawi ito rito. Ipagbibigay alam ko agad sa iyo. Oh, yan. Yan ang mga babae ko. Talagang hindi napapunta ito rito, eh. Huwag, Crisanto! May bisita ako dyan! Parak yan! Pasensya na kayo, tinyente ko! Ito. Hindi sila, hindi sila. Crisanto! Huwag na dyan! Private room yan! Hindi ko nasakop yan! Crisanto! Huwag! Pitiwan mo ko! Huwag maawa ko! Pitiwan mo!
Pinahanap kami ng mga magulang. Pati batang walang mali, kinladkad mo rito. Pinakidnap mo pa. Hindi ko alam na kinidnap yan. Ang sabi nila sa akin, gusto niya makapaghanap buhay para makapag-aral. Huwag mo na akong lokohin, Ponso. Hindi kita niloloko, Crisanto. At saka ba't mo ako ginaganito? Baka hindi mo alam kung sino nakapatong sa akin. Alam ko. At huwag mo siyang ipagmalaki sa akin. Ito, tandaan mo. Kung itinuturing mo sarili mo basura, iwan mong ganon. Dahil sa susunod, pag yan ay nangamoy, tuloy ang kamabubulok at lalangawin. Tandaan mo yung sinabi ko, Ponso. Bakit hindi si Kapadro kausapin mo? Mas may impluensya siya. Pareho ko kayong sinubaybayan. Hindi isang tipong lalaki magpapailalim sa amin. Lalong-lalo naman, hindi naman siya pwede magiging pinuno namin. Sa pagpupulis mo at pagsasama-sama mo kay Pador, sinisiguro kong hindi mo kikitain ng salaping ipagkakalob namin sa'yo. $50,000 buwan-buwan, David. Isipin mo, Kiko. Hindi ba lumalabas na baliwala ka rin? Hanggang may kinikilalang Crisanto dito sa Tondo. Teka nga muna. Ano ka ba sa organisasyon nyo? Simple lang. Ang aking desisyon ay pinakikinggan ng organisasyon. Napakaganda ng propaganda mo, kaibigan. Ipamibigay namin ng gamot na walang bayad. Pwede ba rin ibenta yan? Kaya lang, sa mababang halaga lang. Siya nga pala. 5 milyon para sa'yo. Para ano ito? Pang nightclub. Pang babae. Kahit ano. Salamat, kaibigan. Siya nga pala. Sino naman ang nagturo sa'yo para kausapin ako? Huwag mo intindihin yan. Ang mahalaga ay magkakaroon ka na sa mga. Tuwing bibigyan kita ng gamot, pare ka. Okay? Sure. Okay. Gentlemen, I want you to meet Mr. Dominic Smith and his associates. Oh. They just played in. Hello, man. Do I detect in you the cunning intelligence of Monte? You can count it up, Mr. Smith. Well, in fact, they're all Cecil, especially this guy. How are you, Mr. Smith? All right. I've heard a lot about you and your failures. Good. Well, they all have already started. Good. Gentlemen, I hope you don't mind if I beg off. I'm pretty tired, jet lag and all. I'd like to rest. Sure, we understand. Robin, will you please escort Mr. Smith and his associate to the rooms? Come, Mr. Smith. Thank you. Ah, boss, ito si Tiniente David ng Cavite. At siya naman si Francisco Kiko Jazz ng Tondo. Kiko? Tiniente. Alam ko ang lahat tungkol sa inyo. Ikaw, Kiko, may ambisyon kang hawakan ng Tondo. At ikaw naman, Tiniente, ang Cavite. At alam kong may humahadlang sa inyo. Gawin niyo lahat ang kailangan gawin. Susuportahan ko kayo. Kailangan ko ang Tondo at ang Cavite.
At kung nga naman pinag-usapan niyo ng mga tao ang tungkol sa bayad, babayaran ko. Sa oras. Ano ba, David? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa iyo, ah. Siya nga pala. Rumadyo na sila sa akin. Malapit na sila bumara. Tagilid, manager. Hindi ako pwedeng ma-escort. Sabit ako, eh. Sabit? Kasi yung pinaghihinalaan nila ako. Naisa ako sa mga tao ninyo. Kaya hindi pwedeng parating ng mga epektos. Alerto ang mga pagbabarahan. Mula Bacoor hanggang Ternate. Panther, this is Alpha. Come in, over. Panther, this is Alpha. Come in, over. Alpha, this is Panther. What is your report? Shoreline of Nike, negative. Shoreline of Nike, negative. Over. Manager, ganyan din ho kadami sundalo makikita niyo sa Bacoor, Cavite, at sa mga baybayin dagat ng Cavite. Manager, wala ka bang kasangga sa Nabotas o sa Malabon? Maganda magbara doon. Hindi ko alam. Sa Tondo meron. Kaya lamang, hindi ko alam kung papayos si Crisanto. Sa hindi black si Putin eh. Maari bang mangyari yun? Nakita mo naman, isang pasabi mo lang eh, narito ka agad ako. Nakapagtataka lang. Ating gabi, napasagsag ka rito. Ano ba ang problema? Meron eh. Pero sa tulog mo, malulutas yun. Dating gabi, Kosa? Oo. Kosa. Dediretso yun na kita. Pero na kumumulis chase sa iyo. Basta't gaya ko eh, hindi ka magdadalawang salita. Hindi kita lalapitan kung di mo kaya. Alam kong kayang-kaya. Ano yung kosa? Hindi naman kailangan sa'yo negosyo ko eh. Alam mo, kosa, dalawang linggo lang yung nakakahigpita sa Cavite. Hindi ko alam kung saan ako babara. Ang gusto ko sana eh, dito sa lugar mo. Para sa mga bata na magkaroon naman sila. Kanina nasabi ko, hindi ka magdadalawang salita basta kaya ko. Tatapatin kita, Kosa. Sa problema mo yan, hindi kita matutulungan. Crisanto, huwag mo kong biruin na ganyan. Magtatampo ko sa'yo. Kaya tagal lang ating pinagsamahan eh. Hindi mo ako pagbibigyan sa maliit na bagay na yan? Maliit para sa'yo. Malaki para sa akin, Badur. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Hindi mo ako pagbibigyan? Biling ka na ng iba, Badur. Iyan nga yung hinihiling ko sa iyo, eh.
mga napahiya tayo, ah. Lumabas din ang tunay na kulay na kukosa mo. Pero huwag kang maglala, Marjel. Meron sasalo sa atin dito. Ayun, si Kiko. Yan ang papalit kay Crisanto dito sa Tondo. Magandang gabi, Kabador. Magandang gabi naman. Huwag kayong mag-alala. Hindi lahat ng lugar dito sa Tondo ay hawak ni Crisanto. Baka nangangarap ang kakosa niyo. Ang lahat ang inalok niyo kay Crisanto, ako makatutulong. Ba't ka gano'n? Palagay ko yung kaibigan mo si Kiko ang nagpatimbo sa atin eh. Hindi, manager. Halos siyampas nga ni Kiko yung ulo niya sa panghihinayang eh. May kutub nga ako. Baka yung kakwaso niyo may kagagawan. Imposible! Hindi imposible, manager. Alam ni Crisanto, napapalitan na siya ni Kiko. Lalo mapapalapit ang tao kay Kiko dahil at ang parte niya, eh bibigyan niya sa mahirap ng Tondo. Kaya tayo pinatimbog ni Crisanto. Ewan ko. Pero sa pinagsamahan namin ni Crisanto, hindi niya magagawa ipahamak ako. Alam niyo yan? Eh, bakit siya kayo hiniya, manager? Maaaring hiyay niya ako. Pero ipahamak, hindi maaari. Kung gusto niyo, manager, para patunayan ko sa inyo, iharap ko sa inyo si Kiko. Bahala kayo. Nasabi mo ba kay Crisanto ang problema namin, ha? Oho. O ano? Sigurado nga, ha? Darating kaya siya? Ito na pala siya. Sige, kumuha ka na. Bakit ito, Aling Flora? Kasi ho ang anak. Oo. Kasi ho, si Ma'am Pedro, pinauhuli ho ako eh. Oo, bakit daw? Ito ho kasi si Elsa eh. Kinidnap ko ho. Hindi ho naman totoo yun eh. Kusa ho siya sumama sa akin. Esther, totoo ba yan? Totoo po yun, Ma'am Crisanto. Aling Flora, huwag kayong mag-alala at pupuntahan ko si Ma'am Pedro. At pakikiusapan ko na ang dalawang ito ay kasal na lamang. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala kay Ma'am Pedro. Oh, kaya naman naman ako sa beer, kahit sa man lamang. Aling Betty, bigyan nyo nga ako ng beer si Crisanto. Oo, oh, Tay! Umili ka na kung anong gusto mo. Umaga sa inyo, Masimyon. Ba, Crisanto, bakit napadala ko nito? Makikisuyo sana ako sa inyo. Oo. Mahari niyo bang puntahan si Bador? Gusto ko lang siya makausap. Si Bador? Oo. Oo, ba't hindi? Bador! Bador! Si Crisanto, dato sa butega ng asin. Pinasusundo ko sa akin. At kasama ang kanyang tropa. Manager, mukhang maghuhugas ang kasalanan ng kosa mo, ha? Pero basa na lang ba tayo papayag? Pakatapos na lang nangyari. Manager, mas madali natin siyang may irarampa ngayon. Kilalanin mo siya.
Bata ko siya. Sino ang pumatay sa kanya? Huwag mo na baliktarin ang mga pangyayari. Kaya nga ako na parito para hindi ka na mag-utos sa mga bata mo na patayin ako. Ang pagpatay hindi ko niutos kahit kanino. Ako ang gumagawa. Kung niutos ko yan, patay na kayo lahat ngayon. Kung inutos ko rin, hindi ka makakalapit dito. Ano ba talagang gusto mo? Ang naalala ko lamang, baka yung sa'yo hindi mo dala. Bakit? Gusto mo bang makita? Hindi ka sarap. Talagang gusto mo makita? Eto. Sige, patunayan mo sa akin na marunong kang pumatay. At hindi mo na kailangan mag-utos. At sa pagkakataong ito, wala tayong dapat idamay. Isa lang sa atin lalabas itong buhay. Tama, isa lang. Kaya damputin mo na yan. At maiiwan ang bagay mo dito sa Cavite. Para pakapitan ko sa talaba. At maging patabaga sa taho. Ikaw ang bumunot, Bador. Dahil kung dito sa Cavite hindi ka marunong magsimba, sa Tondo, pagsisimbahin kitang may bulak sa ilong. Testa! Si Crisanto, si Bador! Nagpapatayan! Doon sa loob ng kabalik! Damputin mo na yan para magkaroon ng silbi ang pagsusot ko ng itim! Talaga magkakaroon ng silbi pagkat ipagluluksa mo ang iyong kamatayan. Ikaw ang mamamatay, Crisanto. Makikiramay lamang ako. Damputin mo na yan! Ikaw muna! Nang makilala mo kung gano'ng kapalas ang taga-Tondo. Ang pagkakilala ko sa taga-Tondo, hindi pa rin magutas. Katulad ng kapitenyo, dinudulog mo na. Hindi pa rin paamak ang kaibigan. Ibang uri ka ng kapitenyo, Bador. Kapag sarapin na nakataya, nawawala ng pagpapalaga mo sa isang kaibigan. Sige, tapotin mo, Bador. Crisanto! Bador! Magpapatayan kayo? Bakit? Pag may nautas ba sa isa sa inyo, akala nyo lutas na problema? Hindi! Bagkos magdadamay kayo ng maraming buhay dyan sa labas! Ang mga bata ninyo magpapatayan! Mainit pa kayo? Sige! Magparaos kayo! Samantala, ipagpatuloy ang pagkakalat ng pera at mga drugs. Kailangan magkagulo. Tanda nyo! Kaguluhan agad! Ano?
Dala niyo ba? Sige. Ito lang ba? Ha? Ito lang ang dala namin, Kiko. Oh, ayan o. Boss? Ayos ba mga bata? Ayos o. Meron ba ngayon? Meron. Sige, boss. Santo, si Attorney Gonzales. Nagsama pa kayo ng PC. Mukhang hindi magiging maganda sa paningin ng mga taga rito. Pasensya ka na. Ideya ng Tio Carmen eh. Baka raw magbago ka ng isip. Attorney, hindi ako pabayang ama. Minsan ay nalagay ko na sa panganib ang buhay ng aking anak. Sa palagay mo kaya eh. Gusto ko pang maulit yun. Chris. Nariyan na, Lola. Itay? Hmm? Kailangan pa ba sumama ako sa Lola? Kailangan, anak. Siguro, hindi mo na ako mahal, kaya pinapaalis mo ako. Mahal kita, anak. Kaya lang, alam mo naman, marami akong trabaho. Marami akong inaasikaso. At hindi naman sa lahat ng mga lakad ko, pwede kita isama. Hindi naman kita pwedeng iwan dito nag-iisa. Kaya, doon ka muna sa mga lola. Hamot, susundin ka agad kita. Totoo, itay? Susundin mo ako agad? Oo. Oh. Halika't, naghihintay sila. Matigas ka, ha? Ano ba naman na maawa ko sa anak mo? Huwag ka pakialam, Luz. Papayaan mo ko. Itay! Durado! Huwag ka magalita ka tumundo. Lalo kayo sa medyari. Pador, tama na. Tama na. Tama na, Pador! Saan galing? Ha? Ayaw mo magsalita! Patayin kita kapag hindi ka nagsalita. Dudulugin kita. Sa espanyano. Ha?
Hindi po ako nalaban! Hindi po! Tumawag po ka sa akin! Hindi po ako nalaban! Pati Cavite, pinapasok nyo? Tumawag po kayo sa akin! Inapagod mo ko, ha? Gusto mo magkatanggalan ng bugbuga natin dalawa eh. Huwag po! Huwag po ko sa akin! Saan ang galing ang pinagbibili mong gamot? Wala po. Magsabi ka ng totoo. Binibigay po naman sa akin eh. Hindi ko po naman po kailangan. Kailangan binibenta ko. Wag na na ako! Harangin niyo! Tulungan niyo ako! Inagawang bag ko! Tulungan ninyo ako! Harangin ninyo! Baka humame, dumating pa yung may-ari niyan, mawalan pa kayo. Hulog na unang langit sa inyo yan. Marcela! Ilan mo ko lang alak? 10 bote! 10 bote ho? Oo, 10! Bakit? Ay, hindi ko pwede utang. Hindi ko lang mauutang. Marami akong pera ho. Akin lang ang alak ko. Sandali lang ho mag-address. Oh, heto. Berto! Ako na rin ang magbabayad sa kinain nyo. Abay, salamat po, mga Andres. Ito ang sa alak. Akin na. Ito naman ang siknain nila. Bayad na kayo, baka kung ano pa ang sasabihin nyo. Hmm. Totoo ito ah. Ba't kaya ang daming pera na matandang yun? Baka naman pinadala ng anak sa Saudi. Pati sa Saudi? Wala naman pamilya yun. Tingnan mo, nalaglag oh. May hindi man lang naramdaman. Bukas ko na sana ito dadalhin sa'yo eh. Kaya lang, pinilit ako ni Chris na ngayon ko nadalhin. Sana, Celia, pinagpabukas mo na ito. Isipin mo, hating gabi na, nag-iisa ka pa. Ano naman ikatatakot ko? Sino naman ang gagalaw sa akin dyan eh? Alam nilang, dito ang punta ko. Oh, hindi ka pa pala kumakain ah. Tamang-tama ang dating ko. Celia, hatid na kita sa kotse. Baka hating gabihin ka pa sa daan. Kadarating ko lang eh. Ayaw mo yatang pumupunta ako dito. Hindi naman sa ganun. Kaya lang ikaw inaalala ko. Baka inihintay ka na sa inyo. Huwag mo isipin yon. Alam nilang dito ako pumunta. Celia, huwag mo sanang mamasamahin, pero marami pa akong gagawin, kaya... Crisanto, diretsin mo ko. Ayaw mo akong makita. Crisanto, anong gumugulo sa isip mo? Wala, Celia. Meron, Crisanto. Kung ano man yun, gusto ko makatulong. Kung gusto mo makatulong sa akin, umuwi ka sa iya.
Hindi. Ibig kong kasama ako sa paglutas noon. Umuwi ka, Celia. Kaya kong lutasin ka mag-isa. Uuwi lamang ako kung kasama kita. Si Crisanto dumarating. Oo. Relax lang. Taro ko na. Dali lang. Ba, Crisanto, mabuti't napasyal ka. Ha, tuloy sa loob. Ha, Linda, magdala nga ng alak dito. Piskacho, brady. Siya nga pala, Crisanto. Nakikiramay ako sa nangyari kay Berto. Hindi ang pakikiramay mong pinarito ko. Gusto ko lang malaman mo na may hinala ako na alam mong mangyayari yun. Ano? Hindi ko magagawa yun! Maaari mong gawin, Kiko. Dahil may ambisyon ka maghari dito. Wala, Crisanto. Pagpalagay na natin, sasakyan ko ang mga sinasabi mo. Pero hindi nangangahulugan na niniwala ako sa'yo. Mananatili akong maghihinala sa'yo. At siya nagtatapusin natin dito. Kung sino sa ating dalawa, ang dapat matira. Hindi ako kakasas sa'yo, Crisanto. Kahit anong gawin mo sa'kin, hindi ako lalaban sa'yo. Pasalamat ka, Kiko. Tagutundo ka. Dahil kung na ibang lugar ka, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Pero hindi ko gustong narito ka. Kaya kung hindi ka lalaban, umalis ka. At kahit tanino mo, huwag mong papapasukin sa lupa ng Tondo. Upas kay San Golem, ay sira ulo ko na pumunta rito na nag-iisa.
Ladies, gentlemen, are samples of the counterfeit money now in circulation? Naked eyes alone will not find its defect. I would say that a very thin line separates the counterfeit money from the genuine. Even bank tellers, Gerald, can be deceived. That's all, gentlemen. Thank you, Mr. Hernandez. What's your observation, Major De La Cruz? Well, sir, I believe that the escalating crimes against life and property due to drug addiction is merely a diversionary tactic of the syndicate, whose real aim is to flood the country with a bogus bills in all denominations. How about you, Mr. Rocha? General, in the operation conducted by the NBI, wherein I have an active participation, we discovered that the syndicate is using Tondo and Cavite as its basis of operations. And counting on the evidences we have gathered, we are able to establish the fact that this is the work of an international syndicate, working not for itself alone. Major Perez, do you have anything to say? Well, sir, I'm very much worried. There is already a big panic among our people. This perhaps is due to the alarming reports on television, newspapers, and radios made by our respected journalists. Well, Colonel, General, gentlemen, as journalists, it is our duty to inform the public of what is happening in our country, which is relevant to their existence. There are times, Mr. Banyes, when silence is a necessary thing. And there are cases, too, that telling a lie is of vital importance, especially so when we need peace for our people and strength for our country. Sa pagkakataong ito, Mr. Banyes, kailangang maniwala ang mga tao na walang kumakalat na falsifikadong pera. I hope you will cooperate, Mr. Banyes. After all, this is for the good of our people. Sarge. May warrant ka. Sinabi ko sa'yo. Men, take him! Patot! Patot! Kaya ang pagkaka-aresto namin sa inyong dalawa ay ginawa namin makatotohanan sapagkat masela ng ating pag-uusapan. Gentlemen, base sa inyong mga record na nasa aming mga kamay, hanggang sa mga sumandaling ito'y kayo'y kaaway ng batas, ngunit nire-respeto sa inyong po. Dahil dyan, pinagkasunduan naming dakpin kayo, hindi para usigin, kundi para konsultahin kung handa kayong tumulong sa ating hustisya at sa ating mga mamamayan. Nanganganib ang Republika sa mga kaaway na hanggang ngayon ay hindi pa lumalantad. Nagkakalat sila ng mga falsifikadong pera at mga bawal na gamot upang lumikha ng nationwide panic. Ang base ng kanilang operasyon
Ayang Tondo at Cavite. Yan ay kung gusto lamang ninyo kaming tulungan. Kung ayaw ninyo, nasa sa inyo yan. Kailangan pa ba natin itong pwesto? Aanin pa ba natin ito? Eh, wala naman tayong paninda. Oo nga eh. Ako. Hanggang kailan mo kaya tatagal ito, Aling Maria? Ako, hindi ko nga malaman eh. Oh, Aling Maria, ba't hindi kayo natitinda? Paano kami magtitinda? Hindi namin alam kung ano klaseng perang ibinabayad sa amin. Puro falsifikado ang kumakalat eh. Mula 5 piso hanggang 100 piso, hindi namin alam kung anong totoo eh. Ang hirap mo lang sa inyo, sabi na mo hindi ko pwede yan eh. Eh, pwede yung pera nyo eh. Eh, gusto nyo, bariya, bayo nyo kung meron kayong pera, babayay. Eh, hirap mo sa inyo, kulit-kulit eh. Basta ko bariya, kailangan ko. Eh, fake yan eh. Hirap mo lang sa inyo, ang maniwala sa akin. Ang kulit-kulit eh, fake mo yung pera nyo eh. Crisanto, sandali lang. Mabuti't hanggat maagay nagkita tayo. Ngayon naman siguro, alam mo, kung sinong patong kay Poso. Kaya magmula ngayon, ayokong bubulabugin mo siya. Ha! Baka naman kabo, kailangan pa niya ng sample. Siguro sa sitwasyon, pwede. Siguro bagay sa mukha niya ang magkaroon ng peaceful. Yung mga pagbinubog, nagkakabukol-bukol ang mukha. Kabo, ang tinatakot, yung dati nang takot, kaya humanap pa ng ibang tatakutin. Tinatakot mo ba ako? Hindi mo na ikinalang ang uniforme ko. Kabo, ginagalang kong uniforme ng kahit na sinong pulis. Pero depende sa nagsusot. Sa nakikita ko eh, medyo sumiskip na uniforme nyo. Pag-ingatan nyo lang, Kabo. Baka mapunit. Kabo! Bakit? Ano nangyari? Akala ko ba bibigyan natin siya ng sample? Tumigil ka dyan, Poso, ha? Baka ikaw ang sample ko. Yes, sir! Abay, paano naman ang gagawin namin, Kabador? Mahirap din naman ang pumalawot, ha? Nagbubusit din kami ng buhay dyan. Yung mga huli-ho namin isda, ang binabayad ay puro falsifikado. Pasensya na ho, Kabador, kung hindi kami makapagdala ng isda sa bayan. Huhuli na lang po kami ng ganang amin. Mali ang sinasabi mo kasama ang Mario. Mga taong bayan lamang ang pahihirapan ninyo. Sila ay walang kasalanan sa mga huwad na salapi na kumakalat dito sa atin. Sila ay biktima rin ng mga sindikato na sumisira dito sa ating bansa. Gayunpaman, para kayo makasiguro sa inyong pagbibilhan, ako na mismo ang papakyam sa lahat ninyong mga huli, simula bukas. Maganda ba yun, ta? Eh, galing doon sa mga tutaliki ko. Naku, ang daming pera ng mga damo. Ako parang tumama sa supistik kung mamudmud ng pera sa mga kapitbahay. Lalo na doon sa Calipacheco, sa Ural. Lalo na sa Muriones. Naku, daan-daan kong bigyan ng aking mga kamagana. Nakakatakot-takot na piso, daan-daan kong kini mamudmud. Bakit? Ikaw ba hindi nagkaroon? Dapat magkaroon ka. Dapat ay maglangis sila sa'yo. Mang Andres, alam niyo ba ang perang pinamudmud nila? Ay huwad. Huwad? Oo, Mang Andres. Eh, bakit magiging huwad eh? Kanina lang bumili ako ng alak sa tindahan. Tinanggo. Tulo. Ha? Puro buhos ba ito? O sige, bilis-bilisan niyo kahit para magpagpatayo pa ako ng ibang duplex. Ba, Pisado, paano mo nalaman nandito? Sinabi sa akin ng bata, may tatanong ako sa'yo, Kiko. Ano yun?
Saan galing ang pera yung pinamimigay ng mga bata? Anong pera? Yung palsipikado. Kaya ka pala nagpapatayo ng bahay. Nagpunta ka ba rito para imbestigan ako? Ako lang magtatanong, Kiko. At sasagutin mo maayos. Sinong pinaglilingkuran mo para ikalat ang mga palisipikadong pera niyan? Wala akong alam ito. Wala ako sa Tondo, Crisanto, ha? Kahit wala ka sa Tondo, kapag hindi mo sinabi sa akin kung kanino ka naglilingkuran, masama mangyayari sa'yo. Diyan ako kakosa niyo. Sinong kakosa? Si Crisanto. Aloko, salamat. Isa sa mga bata mo, Bador, ang kasama nitong naguhudas. Sino siya, Kiko? Bador! Matadali ka. Kapag hindi ka nagsabi, pasasabugin ko utak mo. Bador! Sino? Si... Yan ang utos si Taas. Kinakailangan sa lingog ito ay mayari mo na si Padon. Ikaw din, Piniente. Baka ikaw mapaginitan. Sandali lang, pare. Marger! Marger, upo ka! Marger! Marger! Huwag! Santo, maawa ka naman sa akin. Hindi pa ako naiihi. Paiin muna ako. Pasasabog na itong bantog ko eh. Alam mo, David? Paiin muna ako. Kulang pa ba ang pahirap na yan para kumanta kayo? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi niyo, manager. Kiko, alam namin na kinakasangkapan lamang kayo. Pero bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Kung sasabihin ninyo, kung sino nag-uutos sa inyo. Santo, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na si Tiniente David ang nakakaalam niyan? Alam mo, pagkakumanta kami, tsaka napapatayin kami! Ayaw niyo niyan. Maraming gustong pumatay sa inyo. Sikat kayo. Crisanto, ayoko pang mamatay! Ayoko! Siya! Kosa, anong gagawin natin sa kanila? Ikaw ang bahala, Kosa. Mga bata, tapos sila sa daga. Nang makakapitan sila ng talaba. Marjan! Bator! Huwag doon kami sa siya! Huwag! Huwag doon kapatay! Huwag! Huwag!
Sino? Señor Montirazo. Oh, sabi mo na rin yung Amerikano. Si Broderick Smith. Manager si Broderick Smith. Mabuti dumating kayo. Sarento, tumawag ka nga pala sa base. Sabihin mo sa kanila na ang mga mastermind nito ay si Montirazo at si Broderick Smith. Matatakpuan sila sa Montirazo residence. Force pa. Sige na. Charlie calling base. Ayos ka ba, boss? Attention. Ayos lang. Subject. Ikaw. Montirazo ayos lang. And Broderick Smith. Kosa. Pag nagsamang Cavite at Tondo, mahirap gibayin. Ay, hindi nila tayo kaya. Siya nga pala, Bosa. Malapit ng pista sa Tondo. Inahasahan kita ron at saka yung tropa. Oo, pupunta kami. Pero magpipista rin dito sa Cavite. Sasama tayo sa Caracol. Huwag kang mawawala, asahan din kita. Basta't sabihin mo lang kung kailan. O, sige. Salamat, Sheila. Walang anuman yun. Bye! Bye! Pakabait ka, ha? Opo.